Let's do the Kachubs Mad Mac car review. Ah! Gusto nyo rin malaman kung ano yung mga dinadrive ng mga favorite natin artists, celebrities, influencers, vloggers. So guys, I would like to welcome you to another segment of Kachunks. This is Mad Mac Car Review. So, maraming nag-request na review ng sarili natin mga sasakyan. So, we'll be reviewing all of our cars. And nandito ngayon, okay? And Doggy, okay lang yun. Kaya Royal Rap ka muna. Ayos lang yun. Kapag meron ka lang na nagawi ka lang ng QC, gusto mo magpagawa, sagot ka yun. Okay? Nakasalamat nga pala kay Pambansang Kolokoy. Nag-comment siya dun sa review ko sa kanya sa mga kotse niya. Sabi niya, mabuhay ka. Parang mamamatay na ako. Finish na. Salamat bro. So, hindi tayo. So, unahin natin siyempre. Miniature. Kaya kita yan. Unahin natin yung everyday car natin na lagi ginagamit kasi syempre hindi naman lahat pwede magamit. So, unahin natin yung pamalengke natin. So, ito yung Ford Everest natin. Walang setup to. Walang setup to. Ilagay lang natin ng off-road na tires. Ito yung regalo ko din sa wife ko nung birthday niya. Kasi yung una, yung Chevy na isang ganito rin. Limutan ko na, Trailblazer. Nasagsawa siya, tapos niregalo ko na siya ito ulit. 2.2 liters, 6-speed auto. Yan, binasa ko lang. Hindi ko kapit sa auto. So, yan. So, yan yung loob niya. Napakadumi. So yan lang, ang gusto ko lang dito is sobrang komportable. Tapos ginagawa ko sa terrain niya. Sa may Nueva Ecija talagang ginanong ko talaga siya. Taray, baro. Tapos automatic tailgate, ito yung likod niya. Dito yung tailgate ah. Kaya syempre, sobrang makalat kasi ito yung everyday car namin ngayon, especially ngayong quarantine. Dito rin yung mga bata, mga nagkakainan, lahat. Malubog din yung likod niya. Kaya nakita niyo naman yung plate number. JZL represent. Pangalan ng wife ko. Automatic yan, sir! So weird! So, nandiyan yung mga kumot kasi lagi sila natutulog dito, yan. Mike, kasi ito rin yung pag may mga biglaang mga gig, ito rin yung ginagamit natin. Yan. So, ito yung unang auto natin. Let's make it short and simple lang. Tapos, ito yung ang bilhin namin dito parang 2 point something lang. Mura lang itong gantong kotse pero sobrang reliable. Sobrang tibay. Nabasag ko pa nga yung taillight sa likod eh. Hindi ko na masyadong yung truly yung parang busisi lahat. Kasi parang hindi rin tayo magtagal kasi baka tumatay tayo. Ito yung Subaru Impreza ko na ginawa ko STI. Kasi gusto ko yung STI. Tapos sabi ko, ba't nila lang bumili ng Impreza 2.0 NA siya. So actually hindi ko pa nabuksan yung likod nito. Ayan. Ah okay. Malabag yung likod niya. May brand new. So nung nakuha ko to, nalagyan ko na nito. Ito natanggal ko nga. Kasi bili ko lang ito sa Lazada. Parang 2,000 lang yata. Tapos pinawide ko na siya para magbukong Impreza siya. Kasi ayaw nung... Problema ayaw nung anak ko. So kailangan ko ibenta para palitan. Pagkakuha ko sa kanya, nilagyan ko kagad siya ng mugs. Ng rims. Tapos baka tickets yun lang. Tapos yung loob niya. Yan. 2.0. Start natin para... Nakaihingay nito, Brad! Yung mga tipong mawawalan ka ng ulirat, yung mga ganun. Oh! Nakaihingay ito! Ang galing mo! Nakadalawa ka na, puro chamba! So, yun yung tunog niya. Pero, kung hindi kasi nagkaroon ng quarantine, dapat ang gagawin ko dito, ipapa-muffler ko siya in all. Tapos, ayun. Yan lang yung mukha niya. Pakita mo dito, bro. Yan yung mukha niya.
Yan. Yan yun. So, yan yung impreza natin. Wala tayong walkthrough kasi sikip dito. So, kung mapapansin nyo, lahat ng auto madumi. Kasi wala maglilinis. Wala yung ano. Off yung driver natin, si Boss Aylon. So, ito. Ito naman yung Cadillac Escalade natin. Kalilinis lang niya, pero parang hindi naman. Kasi nga, umulan na naman, di ba? So, ito yung everyday car ko naman. Kapag may mga alis ako, may mga meeting ako. So, ito yung ginagamit ko. V8, 5.2 liters. Sobrang ano to, hindi ko din na-drive to. Kaya nung nagbakasyon yung driver natin, never pa siyang nasa-start. So, start natin. Okay tayo. Ayan. So, ito yung loob niya. Ganit siya ka... Sorry ha, masikip eh. So yan ang setup na ginawa ko lang dito sa Escalade is yung size 24 na rims para medyo baller naman ng datingan natin, yung rapper gano'n mara. What look for me? Yeah, so doon na tayo sa medyo high-end ng konti. Dito tayo sa American car natin. Siyempre pa ikot-ikot lang tayo dito. Yan, so ito yung Dodge Challenger natin. V6. Yan. Nilagyan ko lang siya ng Mopar shifter, naka-air suspension siya. Ito isa mga paborito ko, this one of my... Hindi, it's not one of my favorite cars. It is my favorite car. So, ito talaga yung paborito kong kotse. Kasi, ito yung pinangarap ko mula nagkaroon ng Fast and the Furious. And like doon sa isang video ko, pakita ko sa inyo. Ito yung ano niya. Ito yung... Hindi ko siya mabuksan. Hindi pa susi eh. Yan. And, yan. Bukas na siya. So ito yung air suspension. Ito yung nakakarga ng hangin kapag kapag tataas siya. Tapos ito rin naman ang naghihigop ng hangin kapag ibababa mo siya. So ito yung air suspension unit niya. Available siya siyempre sa... Mad Mac Custom Paints and Body Kits. Ayan. So, yes, some of my cars. Then, syempre, yung natin. Gusto ko sana start, kaya lang hindi ako makadaan doon sa kabila eh. Kasi medyo siksika na nga yung mga sakyan dito. So, yan, ito yung ano. Syempre, ito yung marami nag-aabang na ano. Na sakyan natin. Lagay muna natin yung mga... Ayan. This my Ferrari California. Pakita ko sa inyo yung makina para simulan natin. So, marami yung tatanong, ano yung itsura ng loob ng makina ng Ferrari. This is one of two na front engine. Yung isa is yung, sorry, sobrang dumi kasi hindi ko na nga naaalagaan talaga. Dalawa lang to, yung F12, tsaka ito. Ito lang yung may front na makina. Pakita mo dito, bro. Yung makina. Ayan. 6.3 V8 engine. Tapos, ito yung isang mga paborito kapag mayroong mga track day. Ito yung pan-track natin sa Pampanga. Medyo maganda siya sa turn. Hindi siya kasing baba ng mga 458 kasi I used to have a 458 in Dubai. Kaya lang sobrang baba niya. So, pagdating sa Pilipinas, pilit ako siya ng California. So, ito yung loob niya. Yan. Ito yung loob niya. Ayan. Ayoko lang talaga ng yan, oh, yung head unit niya. Pero, tinan mo ha. Start natin kasi syempre lahat naman ng tao, ang gusto nila marinig talaga yung cold start ng Ferrari. Even ako. Nung una ako nagka-Ferrari, which is the F430. Ang unang-unang inaano ko siyempre yung sounds niya na parang galit na galit, yung parang 10,000 naghuhumiyaw na baka, mga ganun. So, start lang, susi. Tapos after meron siyang reader na magsasabi ko kailan pwedeng start, press the brake tapos engine start. Dito, bro. Yan. Engine start lang yan.
abot kasi para hindi masyado mainit. So ito yung Ferrari 470 500 horsepower kasi nag-overtake kami. I-start ko lang sa kleto. Pinagas ko yun lang, so huwag dahil masyado mag-ingay kasi may mga kapitbahay tayo, ganyan. Pero syempre, ito yung crown jewel ko ngayon kasi wala pa yung isang sasakyan, which is the Rolls Royce. So, paano ako magkakaroon kung hindi ka mabanggit? Cover! Binatungan mo ako ng mga drum! Kung meron, pagdating na yung Rolls Royce Ghost natin, na problema is air suspension than like this one. So, this has the best interior sa lahat. Yan. Pasok sa loob. Upo ka sa loob. Yan, so, ito yung, ito yung sinasabi ko na huwag kayong bumili. So ito naman, ito lang yung, ito kasi keyless entry, ito keyless entry din. So ito yung susi niya, pagka binuksan ko. Kasi nilagyan ko siya ng protective na ano, kasi nga, lagi ko siyang nababagsak. So ito yung Bentley logo niya. Tapos ang gagawin mo lang sa kanya is, syempre, start mo muna siya, para bumaba siya lahat. Yan. Yan siya. Yan. Tapos after a couple of seconds kapag ka umikot na yung ano niya, yung kuryente sa buong kotse, you can start it up na. So this car is a V12 engine naman. Ito yung pinakamalakas ko sa gas. Ang pinakamalakas ko sa gas is this one, which is V12 5.2 liters. Ito gusto ko naman, ito yung pinakapaborito kong interior kung mapapansin niyo. Yung mga yan, yung mga braid niya rito, lahat. So pwede rin siya magano, mahilig ako sa kotse na kahit two door siya, pwede kang magsakay ng apat na tao. Dito aabutin ng lima, yung mga anak ko lang ang pwede rito, kaya may gym bag ka and all. So bakit ko ni-review to? Kasi marami na ako na-review ng kotse, tapos ang sabi nila is reviewing ko yung mga sarili kong kotse. So guys, ito na yun, hindi man siya yung ganun ka intricate yung mga sinabi ko, like kung pumasok sa loob, in-start lahat ng kotse and all. Ayoko kasi na masyado mahaba na ano na vlog para sa inyo. So ito yung mga kotse ko, ito yung mga kotse natin, mga ka-chubs. Pagdating ng Rolls Royce dito, yun ang i-review natin ng lahat. This has the automatic close. Kapag sumakay ka nga pala dito, hindi ko na ano kanina, yung ano niya, yung seatbelt niya kusang lumalapit sa'yo. Tapos pag hindi mo siya seatbelt, kusang babalik. So isa to sa mga paboritong kotse, lalo pag long drive ko, kasama ko yung family ko. Kasi yung family ko ayon nila din sa Ferrari, kasi nga matagtag. Ito sobrang walang tagtag to. Parang flight on land, parang yung Rolls Royce. Pero syempre Rolls Royce is a different story. So ayun, that's the rundown of some of the cars here sa garage natin ngayon, and hopefully after ng quarantine makuha na natin yung ano natin, yung Rolls-Royce natin. And it's not me bragging lahat ng sasakyan na meron ako, o I have more cars than other vloggers. It's me saying na parang ako si Mark Anthony Cruz, ako yung galing ng McDonald's na nagtitinda ng kung ano-ano, ng call cards, ng barbecue, taga Tondo, taga Riles. Pero nagawa ko. I'm not promoting Front Row na gawin nyo siya. It just so happened that Front Row changed my life. Ito yung nagbago sa buhay ko, yung Front Row. So ayokong tanggalin yung fact na may mag-iisip na parang gusto kong mag-invite. I don't care kung wala, to be honest, I don't care if people join or not sa akin, kasi I'm physically okay, I'm financially okay, I have kahit papano financial freedom, I can buy whatever I want so far. Nang gusto ko, hindi naman ako yung sobrang well off, pero as much as possible, I want to inspire many Filipinos, especially sa mga kabataan na never stop dreaming, be consistent. Kumbaga, on the first year, hindi mo siya nakuha, kahit saang aspeto, network, negosyo, trabaho, school, kung hindi mo siya nakuha ng isang try and try again, parang katawan niyan, hindi ka naman tataba sa isang kainan lang at di ka rin naman papayat kung mataba ka pag hindi ka kumain ng isang araw lang. So with that, I hope kahit papaano, kahit sobrang bilis lang nung quick lang yung natin, yung
vlog natin yan about our cars, kahit papaano, inspire kayo na hindi pag pinanganak ka ng wala, mamamatay ka ng wala o tatanda ka ng wala. It's me saying na keep dreaming. Because sometimes, dreams do come true if you work hard for it. Okay? So see you guys in the next vlog. I'm Mark Anthony Cruz, and this is the Mad Mac Car Review. Guys, always remember, masa chubby, yummy. We out. Chubby out.